Mga kapuso, kung mayroon kayong mga lumang papel o mga pwede pang i-recycle dyan, huwag nyo ho munang itatapon. Baka maaari pa natin yung gawing artwork at pagkakitaan. Gaya na lamang ng isang 20-year-old creative mula Concepcion, Tarlac, na ginagawang magagandang work of art ang mga akala natin ay basura na. Na ibebenta niya ang mga ito at maaantig kayo sa pinaglalaanan niya ng kanyang kinikita. Ready na na i-share ang kanyang kwento this morning, mga kapuso, all the way from Concepcion, Tarlac, John Lloyd Christian Pili. Good morning, John Lloyd, and welcome sa Mornings with GMA Regional TV. Good morning po. Good morning po sa inyo, sa mga nanonood po. Well, Christian, I understand nag-aaral ka, di ba? Anong year ka na sa college and anong course mo? Yes po. Third year student na po ako and I'm taking BS Hospitality Management sa Pampanga State Agricultural University po. Well, Christian, bukod sa pagiging estudyante mo, you are also so creative that you are able to create works of art gamit ang mga recycled na materyales. Ano yung nagtulak sa'yo, Christian, to start doing this? Okay, so nag-start po kasi ako last January 2021. And that time, wala po kasi ako magawa dahil di naman po tayo makalabas ng bahay because of COVID-19 pandemic. So naisipan ko pong buhayin passion ko sa arts dahil matagal-tagal na din po yung last na gumawa ko ng artwork. About naman po sa paggamit ko ng mga recycled materials, naisipan ko po ito dahil isa po ang environmental advocate. And magandang way po ang recycling para makatulong sa environment. And it is a great way to help my community and to save money as well. Siyempre, Christian, ang kagandahan nito na ibebenta mo rin yung mga gawa mo, di ba? Saan mo dinadala ang mga perang pinagbentahan mo ng mga artwork mo, Christian? Sa kinikita ko naman po sa paggawa ng painting, siyempre nagsisave po ako for myself. And yung sobra naman po is kinagamit ko sa mga charity works and other activities, gaya po ng feeding sa mga stray animals, tree planting, and helping indigenous people para po ma-share yung blessings na binibigay ni God na dumadating po sa akin. That's just amazing. Well, Christian, saan mga indigenous group ka na nakapag-extend ng tulong? At sa paanong paraan mo sila natutulungan? Okay, meron po kasing community dito sa Pampanga na nakapag-share na po tayo ng kaunting help. So yung ginawa ko po that time, malapit po yung pasukan. Namigay po ako ng foods and mga school supplies, notebooks, pens, and mga iba pang gamit na pwede nilang gamitin po sa school year na to. Ngayon naman, Christian, sa pagpapakain ng mga stray animals, ano, saan mo ito ginagawa at ano yung mga pinapakain mo sa kanila? Okay, sa feeding naman po, ginagawa po namin siya dito sa Concepcion, sa hometown. And may isang beses na din po na ginawa po namin siya sa Angeles City. And sa meal naman po, yung pinapakain po namin sa kanila is cat food and dog food po. Tapos nilalagyan ko din po sila ng chicken and kalabasa para sa added nutrients po. Christian, at your age, talagang I'm just so impressed. No? Napakabuti at napakaresponsable mo. Nakakatulong ka na sa kalikasan, nakakatulong ka pa sa ibang tao at sa mga hayop. Now, Christian, I'd like to know, bakit mo ito ginagawa? Okay. Masarap po kasi sa pakiramdam na makatulong kahit sa simpleng paraan. And I have always believed that our purpose is to help others. Because I am blessed na sa murang edad, binigyan ako ng kakayahan para makalend ng help sa iba gamit yung talentong binigay sa akin ni Lord. And naniniwala po ako na sa biblical principles na the more you give, the more you receive. And the more I receive, the more I can give. Kasi if nakita ni God yung binibigay niya sa'yo is napupunta sa magandang paraan, eh lagi kanyang ibibless at bibigyan pa ng mga magagandang bagay. And of course, Christian, we both know maraming kabataan ang tulad mo, talented din. Ano? Ngayon, yung tamang pagkakataon para hikayatin mo sila na ilaan or i-dedicate din ang kanilang talents upang gumawa ng mas makabuluhang mga bagay. Go ahead, Christian. Do encourage them. One of the most important lesson in life na kailangan po nating malaman o matutunan is to remember to have attitude of gratitude and of humility. Understand where the gift or yung talento natin, kung kanino siya nanggaling,
binigay yan sa atin by the grace of God, and our gifts or talents are purposely created not just for ourselves but to help those around us. And at the end of the day, hindi naman po kasi natin yan madadala sa kabilang buhay, but we can leave it here. Pwede po natin yung magamit to help others, hindi lang sa material na bagay, pwede yung magamit sa paraang maging inspirasyon sa kapwa mo, gamitin mo upang iparating yung mensahe mo sa mundo and leave a lasting impression to people. At doon masasabi mong nagawa mo yung purpose mo here on earth. Thank you po. Okay, thank you so much, Christians, for your time this morning. We are so happy for your sharing. God bless you more, and syempre more power sa lahat ng mga advocacy mo. Thank you po. Tuloy-tuloy ang kwentuhan sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.